Good day mga Karilis, may bago po tayong update ngayon tungkol po dito sa ating proyekto. Ito po ay tungkol sa file cap 808 na kung saan po ay ongoing po ngayon ang kanilang bold file hacking. Ito po ay sa file cap 808 na kung saan po may nakikita po kayo yung mini bako at taso po yung mga tao na magkakaroon po sila ng bold file hacking activity dito po sa file cap 808. Yan po, kung napapansin po ninyo, may mga tao pong gumagawa po yan para po dito sa bold file hacking activity nila. So as of today, ito po yung kanilang activity dito sa bold file hacking o dito po sa file cap P808. Mga Karilis, nabalikan po natin itong kanilang ongoing bold file hacking dito po sa file copy 808 na kung saan po ay ongoing po ang kanilang bold file hacking dito. At ito pong file copy nito mga Karilis ay may size po itong 11.7 by 7.2 by 2.5. So ito po yung kanilang activity dito sa file cap na ito. At gaya na sabi ko, ongoing po ang kanilang bold file hacking dito po sa file cap P808. So ang next step dito mga Karilis ay titingnan po natin at babalikan po natin ito sa sunod na araw para po matingnan natin ang latest update dito po sa file cap na ito mga Karilis. At ito naman po mga Karilis ay tuloy-tuloy po pa rin ang kanilang bold file hacking. At yan po, halos kumpleto na po yan. At mga ilang araw na lang siguro ay matatapos na yan. At titingnan natin sa sunod na mga araw at babalikin po natin ito para po natin magkaroon tayo ng update para po dito sa file cap P808. Ito po mga Karilis ay nakabalik tayo at ito po yung activity nila ay ito po yung cleaning of cross-hole sonic logging pipe na kung saan po ito ay nililinis po nila. Yun pong pipe na yan ay meron pong yung board pile na yan ay meron pong apat na pipe para po dito sa tinatawag na cross-hole sonic logging test na kung saan po ay every pile po ay meron po niyan. Para po, or every board pile ay meron po niyan dahil nga po nire-required po niya para ma-check po ang integrity or concrete doon po sa pinaka baba or yung sa ating pipe kung ano po ang tinatawag na integrity ng ating konkrito. So as of now mga Karilis, ito po yung kanilang activity at yan po, may napapansin po kayong mga tao yan. Yep, siya po ang naglilinis nung pipe na yan na kung saan po ay nilalagyan po nila ng tubig para po malinis po ang pinaka from top to bottom na pipe na kung saan po ay kailangan po malinis ang bago po sa grouting. Yan po mga Karilis at tuloy-tuloy pa rin po ang kanilang cleaning of cross-hole sonic log pipe na kung saan po ay gawin pa rin po ang kanilang paglilinis dito. At pagkatapos po niyan mga Karilis ay pwede na po nilang i-label yung pinaka o maglalagay na po sila ng lay down ng craston para po sa kanilang blinding. Ito naman po mga Karilis ay hindi natin abutan yung kanilang concrete pouring or casting ng blinding. Ngunit pinuntan po natin at nabutan po natin ang kanilang activity rito at dinodouble check ko ng ating surveyor yung pinaka top level ng blinding kung saan po ay meron po pa mong tayong nakitang surveyor dyan. At ito naman po ang activity rito mga Karilis ay naglilinis po sila ng vertical main bars na para po dito po sa board pile.
At pagkatapos na po malinis po nila ay mag-start na layout na po ng Solbion kung saan po ang pinaka-apat na puntos o yung four corners ng rebar ay pwede na po sila mag-start ng rebar installation. Mga karis, dito po ako sa file copy 808 kung saan po ay ongoing yung kanilang reinforcement installation. Ang size po ng file cap na ito mga karis ay 11.7 by 7.2, at rectangular size po ito mga karis. At ayan po nakikita po ninyo, meron po tayong mga tao na nakikita at saka nag unload po sila o naglo-lowered ng reinforcement para po sa top bar. At ayan po, kung napapansin po ninyo, at meron pong mga tauhan ng ating contractor na siya pong nag-monitor, nag-supervise at gumagawa po ng top bar installation. So yun po mga karilis ang ating update dito sa file copy pa picture rate na kung saan po ngayon gawin po ang kanilang river installation para po sa top bar. Ito naman po mga karilis, at nabalikan po natin at ongoing po ang kanilang installation ng pier column starter bar na kung saan po ay nakapag-start na po sila. At ayan po, kung napapansin po ninyo, mayroon pong scaffolding doon po sa pinakaloob ng starter bar na kung saan po ay doon po ang kanilang mga tao para po mag-alalay doon po sa baka na binababa po nila yan para po dito sa pier column. At ayan po, kung napapansin po ninyo, marami pong mga tauhan riyan na kung saan po ay mayroon po silang foreman and site engineer dyan na siya pong nag-aalalay at nabibigay instruction kung paano ikakabit yung starter bars ng pier column. At yan po, mayroon pong sa baba at mayroon din pong sa taas dahil nga po medyo mahirap po ang installation ng starter bar ng kulong. So kailangan po meron silang sapat na kaalaman ang kanilang mga tauhan kung paano po gagawin ito. So as of now, yan po mga karilis ang activity rito, at yan po ang ginagawa po ng ating contractor ay at yung kanilang mga tauhan ng mga steel fixtures na kung saan po ay siya pong nag-aalalay at nag-i-install ng starter bar para po nito sa pier column. So yan po mga karilis ang ating activity dito as of today dito po sa file cap and pier column P808 na kung saan po ay ongoing nga po ang kanilang rebar o reinforcement activity dito po sa file cap na ito. So yan po mga karilis, at tuloy-tuloy pa rin po ang kanilang installation of starter bars para po ito sa pier column na kung saan po ay may nakalalay po na crane para po dito sa kanilang lowering ng starter bars na kung saan po ay may size po yan na 40mm na kung saan po ay yung medyo may kabigatan. So kailangan po mayroon po nag-aalalay sa baba and din sa taas para po hindi mahirapan po ang mag-i-install ng rebar na yan. So yan po mga karilis ang activity dito, at ongoing pa rin po yan, at titingnan po natin susunod na araw kung ano po ang gagawin po nila dito.
But as of today, ang buhay pa rin po ang kanilang installation of starter bus para po dito sa Pier Coulomb. Ito naman po mga karil, isang pile cap P808 kung saan po ongoing yung kanilang reinforcement installation and side form works. Ayan po, may napapansin po ninyo yung may mga tauhan tayong nakikita na kung saan po ay ongoing yung kanilang installation ng stirrups para po dun sa starter bar ng Pier Coulomb. At ayan po, may maroon po silang dinadagdag ng mga bakal kung saan po ay ongoing yung kanilang pinakarito. So ayan po mga karinis, at titingnan po natin sa susunod ng mga araw kung ano pong mga karagdagang activity na rito sa area ito. At ito mga karinis, ay nag-umpisa na po sila ng kanilang concrete pouring para po dito sa pile cap P808 na kung saan po ay nakikita po ninyo, mayroon po tayong nakikitang transit mixer and then concrete pump na kung saan po ay nag-start na po sila ng kanilang concrete pouring para po dito sa pile cap P808. So as of today mga karinis, ito po yung kanilang activity dito at gaya ng nasabi ko noon na ito po ay continuous pa rin po ang kanilang activity dito po sa part po ito kasi ng Pier Viaduct main line na kung saan po ay ongoing po ang construction ng pile cap Pier Coulomb. At yung pier head naman po mga ka-release ay malapit na rin po silang mag-start. But as of today, ito po muna ang kanilang binibigyang priority. Ito po yung pile cap ng Pier Coulomb. And after that ay yung mag-i-start na po sila ng pier head. So, yan po mga karinis, active pier rito. At yan po, nakikita po ninyo, may mga tuwan po tayong nakikita ang ating contractor at ungoing po ang kanilang concrete pouring dito po sa pile cap P808. So, after po makumpleto po ang kanilang concrete pouring, mga karinis ay nag-start na rin po sila ng kanilang concrete curing para po dito sa pile cap na kung saan po ay yun pong pile cap formworks ay binabalotan po nila ng U-textile na kung saan po nakikita po ninyo ayan po at doon po sa pinakataas ang ganun pong foam para po dyan sa protection po or sa para po ma-maintain yung water curing po nila. Ito naman po mga karilis ay nag-start na po sila ng stripping o removal of side forms na kung saan po nakikita po ninyo. So, kumpleto na po ang kanilang 7 days curing time. At yan po ay, at yung sample naman po nila ay pumasa na po kaya kailangan po nilang tanggalin na po ang kanilang side forms para po dito po sa pile cap P808 na kung saan po ay ongoing na po ang kanilang removal and stripping of foam rocks para po dito sa pile cap P808. So after that mga karilis ay lilinisin po nila yan and then after that time kakaroon na po sila ng backfilling. So yan nga po mga karilis at nalinis na po nila. Ito po yung pinaka pile cap P808. At pagkatapos po nila linisin yan mga karilis, matanggal po yung mga forma riyan, ay magkakaroon na po sila ng backfilling activity po riyan. So, babalikan po natin ito mga karilis sa sunod na araw kung ano po ang activity nila rito sa pile cap nito. Ito po mga karilis, at nag-start na po sila ng kanilang backfilling and compaction pero hindi po natin nauabutan yung umpisa. Ngunit nangalahati na po sila. At yan po ay halos kalahati na po yan dahil po ang thickness po ng ating pile cap is 2.5. So nag-start na po sila ng kanilang backfilling compaction sa pile cap P808 na kung saan po ay yung going po ito at gumagamit po sila ng 2-tanner
vibratory roller at saka siyempre po yung mayroon pong mini bakurian, siya po nagpapantay at nagbabakpin dito po sa file cap na ito. Ayan po, kung napapansin po ninyo, mayroon po tayong nakikita ng mga tao riyan at iba po ay nandun po sa likod at ongoing po ang kanilang backfilling na activity sa file cap na ito. So, yan po mga ka-release ang ating update dito as of today at next activity ay babalikan po natin ito para po natin masubaybayan at magkaroon po tayo ng update dito po sa file cap 808 na kung saan po ongoing yung kanilang backfilling activity sa file cap na ito. So, as of now mga ka-release, yan muna ang ating maibigay sa inyo at babalikan po natin ito sa sunod na araw. Ito naman po mga ka-release ay preparation or installation of formers po para po ito sa Pier Colom na kung saan po ay nag-start na rin po sila ng kanilang installation of formworks at naka-schedule pong bubuhasan ito sa sunod na araw at yan po at final checking na lamang po yan at titingnan po natin kung gagawa po natin ng final checking sa araw na ito dahil nga po naka-schedule siyang buhasan either tomorrow or afternoon, naman hindi natin alam kung umaga at hapon po ito mga ka-release. mga ka-release, dito po ako sa file cap 808 kung saan po ay ongoing yung concrete pouring ng Pier Colom at ito po ay bubuhusan po nila sa ngayon at mayroon na pong naka-standby tayo na Pier Transit Mixer, bali dalawa na po yan at nandun po sa kanan natin banda yung isa. So yan po ngayon ang activity rito at yun na po at mag-i-start po sila ng concrete pouring ng Pier Colom. Ito po mga ka-release ay nasa bandang Sindalan o Barangay Kalulot, Sindalan, San Fernando, Pampanga. So yan po mga ka-release ang ating activity as of today dito sa Pier Colom P808. Mga ka-release, nandito ako sa Pier Colom P808 na kung saan po ay ongoing yung kanilang concrete pouring para po dito sa Pier Colom. As of today, ito po yung activity nila at titingnan po natin ito at natabayanan po natin kung kailan po nila matatapos ito yung kanilang concrete pouring dito po sa Pier Colom P808. So yan po mga ka-release at tuloy-tuloy nga pa rin po ang kanilang pagbubuhas dito sa Pier Colom P808 na kung saan po ay ongoing po ito. So once po nakumplito po nila mga ka-release ang kanilang concrete pouring ay magkakaroon na po sila ng removal of formworks and then after that ay magkakaroon na po sila ng erection ng scaffolding or support para po doon sa shoring. At pagkatapos po niyan ay yun lang pong gear head na kanilang gagawin o kanilang next activity sa file cap na ito. So yan po mga ka-release ang update dito. At bago po tayo ka-release tapos ay shout out muna tayo sa ating mga datihang mga subscriber tulad po ni na Rickson Garcia, Ruel Pagunsan, Ryan Dilara, Marvin Fingol, Nico Vice, Yano Kinliamak, Luis Miguel Odi, Ima Culiado 22, Eric Oronico, Ruben Mendoza, Billy Sanggalang, Remark Vincent, Matabang, Kuya Koy, Juji Yabot, Brian Ray Quito, George Dave, at sa kaibigan kong si 4368 Oslet. Thank you very much, kaibigan.
at sina Gerald Asuncion, Glenn Rugacion, Shelprob Thomas, Ares Oriente, JB Hoxon, Sora Sora, Mary Jane Bundok, Roswell Guanlao, MC, MGTV, CC Media Pro at Alex E. Senior. So, yan po mga ka-release. At kung bago pa lamang po kayo dito sa aking channel ay mag-update po kayo o mag-subscribe po kayo para po mayroon kayong update para po dito sa ating ginagawang proyekto. Ito po ay review project na from Malolos to Clark, mga kaibigan. So, hanggang dito na lang muna and see you on my next video mga ka-release. Have a good day, mga ka-release.